Hello guys, magandang umaga sa inyo. Bago po natin simulan ang kwento sa araw na to, babati muna ako. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Medyo may hangover ba? Ako meron eh. Pero kahit may hangover, at dahil walang magawa at naghihintay pa naman ng bisita, record muna tayo para at least may mapakinggan yung ibang mga kabansit natin na hindi naman masyadong busy. Okay, so sana po magustuhan yung kwento sa araw na to. Kung hindi po ako magkakamali or hindi po ako kukulangin ng oras, baka dalawang kwento sa araw na to. Itong kwento na to, at meron pang isang Christmas compilation specials horror stories po natin. So muli, ako po si Paul, mula sa aking pamilya. Binabati po namin kayo ng maligayang bagong Pasko. And yun lang, sana po magustuhan yung kwento sa araw na to. Good evening po sa inyong lahat. Magandang buhay din sa inyo, Sir Paul, pati sa mga nakikinig. Siguro sa kwentong ito, maraming maiinis na matatangan sa amin. Pero sana, tapusin niyo muna bago niyo kami husgahan. Itatago ko na lang po ang sarili ko sa pangalan ni ko. Nangyari lang po ito taong 2007 sa probinsya namin sa Bicol. Wala naman po talaga akong balak masangkot sa ganitong gulo. Pero dahil na rin sa pagiging bidabida ng mga kaibigan ko, napasama tuloy ako sa pangit na experience na to. Kami ay mga dakilang tambay na nag-aabang lang na maambod na ng pera mula sa mga magulang. Pero dumating kami sa punto na kailangan na namin magkaroon ng sariling pera. Siyempre, mga binata na kami. Nakakaya naman kung yung ipang-date namin ay galing pa sa mga magulang namin. Itong kaibigan ko na si Justoni, natanggap siya sa isang pansitan di kaliwan sa amin, mga ilang lakad lang. Pero yung pansitan na yun, nasa looban. Ibig kong sabihin, kailangan mo pa siyang lakarin papasok na isang daan. Kaunti lang ang tao doon sa lugar na yun. Dumadami lang dahil sa pansitan ni Mang Dennis. Dinudumog kasi talaga yung pansit kanto niya eh. Maraming sarap na sarap doon. Kahit nga rin yung tatay kong sabongero, adik na adik sa pansit ni Mang Dennis. Base kay Justoni, maliit lang daw ang sahod doon, pero sulit raw kasi nakikita niya anak ni Mang Dennis. Si Daniela na malaki ang dede na hindi marunong magbra. Minsan nga naisip ko, siguro si Daniela talaga ang dahilan kung bakit maraming customer sa kanila. Ilang araw lang ang tinagal ni Justoni doon. Ilang araw ding maraming customer sa kanila. Nilagnat daw siya base sa nanay niya. Nang maging maayos na siya, saka lang namin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis doon. Base sa kanya, yung pamilya raw po ni Mang Dennis, merong tinatagong lihim. Hetero yung sikreto nila kung bakit marami nababalo sa pansit nila. Hindi na nagpaligwiligo si Justoni noon. Sinabi niya agad na si Mang Dennis at ang pamilya nito ay mga aswang. Tinawanan at binatukan lang namin siya. Alam namin na may mga aswang dati sa amin. Pero ang labo lang talagang isipin na sila Mang Dennis ay mga aswang. Tanda ko pa kasi ng mga bata kami, yung pamilya nila, naghahanap ng aswang. Yung kwento tuloy ni Justoni, hinayaan na lang namin. Ang sabi niya pa sa amin, doon daw sa pansit nila Mang Dennis, may hinahalong karni ng tao. Yun din daw yung dahilan kung bakit tumumukha masarap. Lalo kaming natawa sa pinagsasabi ni Justoni. Pero dahil mga siraulo pa kami noon, hinama namin siya. Patunayan ka ako niya yung mga sinasabi niya. Kaya yung mga kaibigan kong tanga, nagkasundo-sundo. Pagpatak ng alas 8 raw ng gabi, mapupunta kami doon. Hindi pa naman gaano kakunti ang tao noon, kaya hindi kami nailang o kaya ay natatakot. Isa pa, ginagawa lang namin piro ang pinagsasabi ni Justoni. Sabi niya sa amin, subukan daw namin tikman ang lutong pansit ng Mang Dennis. Nagkakayabangan pa nga eh. Nakisya kung sino rin mauuna. Si Vino ang pinakapasikat. Kaya siya ang unang tumikim. Sumunod na kami ni Amir. Naubos na nga lang namin yung pansit. Pero wala kaming nalasa na kakaiba. Masarap nga eh.
Pero ang mas masarap, si Daniela. Nung kumakain kasi kami, nakatingin siya sa amin. Lalong napaya sa amin si Gistoni. Kinabadrip siya. Pinipilit pa rin niya sa lamang Dennis nga, imang aswang. Kahit halatang halata naman na hindi. Ang gagong Gistoni, hinaman niya kami na magpunta mismo sa bahay ni lamang Dennis. Doon rin niya kasi talaga natuklasan yung sekreto ng pamilya lamang Dennis. Doon daw kasi sa may bubong, may kumakalusks doon. Kaya ang mga gago, go naman, pinagbigyan na lang namin. Inaasar pa nga namin siya noon. Tahimik lang si Gistoni, pero alam namin na buryong-buryong na yung utak niya. Mga ilang minuto lang, nakarating na kami. Maganda ang bahay ni lamang Dennis. May second floor. Tapos, may rooftop sa taas. Siyempre, nagmasid muna kami sa bahay. Pero natatawa pa rin kami noon. Ang sarap kasing asarin ni Gistoni. Nagmumukhang tanga. Sinakto namin hindi pa nagsasarado yung pansitan. Siyempre, para walang tao sa bahay. Ang sabi kasi ni Gistoni, wala raw kasi nagbabantay ng bahay. Kapag nandun sila sa pansitan, halos buong pamilya raw kasi nila nasa may tindahan. Umakit kami sa gitna lamang Dennis. Siyempre, pinauna namin si Gistoni. Para na kami mga akit bahay noon. Pagpasok namin sa bakuran nila, napansin namin na doon sa may maliit na garden, medyo makalat doon, nakabagsak yung mga paso. Lumapit kami sa may bintana, sumilip kami sa loob. Bukas naman yung ilaw, pero wala talagang tao. Sinama pa kami ni Gistoni sa may gilid. Meron doon kasing dirty kitchen doon, tapos pwede ka na makapasok sa loob. Pagdating namin doon, nakakalat din lahat ng mga gamit. Tapos sa may lababo, may dugkurin na nagkalat doon. Doon na kami medyo napaisip. Si EJ nga, medyo namutla. Pero si Gistoni, kalmado lang. Sobrang ingat kami sa pagakbang para hindi kami makagawa ng ingay. Baka raw kasi nasa paligid lang yung sinasabi ni Gistoni na aswang. Pero ang tanga-tanga si Vino na sagi yung flower base. Malamang sa malamang, nabasag yun. Isang malupit na kaltok yung inabot niya sa amin tatlo. Pagkatapos mabasag ng flower base, may narinig na kaming tao na paparating. Mabibigat yung mga hakbang niya. Kaya ang kutob namin noon, malaking tao siya. Nung puntong yun, nasa misala na kami. Nakapagtago kami sa likod na mahabang sa panila. Pagsilip namin, meron kami nakita na lalaki matangkad. Kakagaling lang niya sa second floor. Wala siyang suot pang itaas. Matangkad siya at may kapayatan. Ang mas nagpakaba sa amin, iyong tugon na nasa bibig ng lalaki. Meron pa nga siya sa may dibdib niya. Nagkalat yun. Dahil sa nakita namin, mas lalo kaming nakumbinsi na totoo ang sinasabi ni Gistoni. Nanginginig na nga si EJ nun eh. Na-corner nga kami nun. Kasi yung lalabas na namin, nakaharing yung lalaki doon. Normal naman po yung mukha ng lalaki. Pero, nakakatakot na talaga yung dugo na nasa bibig niya. Nagintay muna kami ng ilang minuto para makaalis yung lalaki. Nang mawala siya, nagunahan na kami makalabas. Pero ang hindi namin alam, inaabangan lang pala kami ng lalaki. Dinakman niya si Venus sa damit. Tapos siya yung hinila. Masyado matangkad yung lalaki. Kaya lahat kami nakatingala. Hindi namin alam yung gagawin namin. Dinampot na lang namin yung mga unan sa sopa. Tapos, pinagpapalo namin sa mukha ng lalaki. Kaso, hindi pa rin na binibitawan si Vino. Hinagis niya nga si Vino sa likuran ng sopa. Tapos yung lalaki, tumatawa lang na tumatawa. Ang sabi niya nga sa amin, kakainin niya raw kaming lahat. Wala na kaming choice kundi lumaban. Tumakbo kaming lahat sa may kusina. Kumuha kami ng asin. Sinabuhay namin sa mukha kasi hindi naman tumadalab kung ano-ano po yung nadampot namin. Kahit nga ketchup, pinambato na namin pero wala pa rin kwenta. Kaya ang ginawa na lang namin, sabay-sabay namin siyang nilusob. Wala na kaming pakialam kung aswang siya. Kinagat ni Vino yung tenga. Nung mapaupo siya, tumukmo na kami sa labas. Nag-uunahan kami makalabas doon sa bakuran. Muntikan pa ngang hindi makalabas si Vino. Siya kasi yung huli. Hingil na hingil kami ng makalayo na roon.
Si Justoni, pinagkakaltukan kami. Napatunayan doon niya kasi na aswang sila mang Dennis. Kinabukas na ng gabi, may naisip na naman si Justoni. Kailangan din daw naming malaman kung anong nilalagay nila sa pansit. Minalaman daw kasi siyang paraan para matuklasan yung sekreto. Yung pansit daw, kailangan namin patakan ng kalamansi. Kapag daw naging uod yung hibla ng kanton, aswang daw ang gumawa ng pansit. Hindi namin sigurado kung totoo yun. Pero dahil may napatunayan na siya, umuuna lang kami sa kanya. Nagpunta kami sa pansita nila man Dennis. Marami pa rin niya kumakain. Wala pa rin pinagbago. May kanya-kanya kaming dala na kalamansi. Umorder agad kami. Si Daniela pa ngayon nagserve sa amin. Nagkakatinginan pa kami bago namin gawin yung balak namin. Pagtingin namin kila mang Dennis, nakatingin din sila sa amin. Para bang inaabang nila yung gagawin namin sa pansit nila. Pagpatak namin sa kalamansi nila, wala naman nangyaring kakaiba. Pagtingin namin sa ibang kumakain, may gumagamit din na kalamansi. Ilang segundo pa kami nagintayan. Pero wala po talaga Sir Paul. Pinatakan pa ni Gisone na madami. Lumapit na nga si Daniele. Tinanong niya kung anong ginagawa namin. Baka raw kasi yung pansit namin ay maging kilawin na. Nagmumukha na kami mga tanga noon. Kaya kahit napaka-asim na ng pansit, kinain na lang namin. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nawala sa isip namin na mga aswang sila. Makalipas pang ilang araw, hindi namin tinigilan ang bahay nila mang Dennis. Pabalik-balik kami sa kanila nang hindi nila alam. Kahit na alam namin delikado, sinusubukan namin kumuha ng ebidensya. Nakita nga namin ulit yung lalaki doon. Namukaan namin siya kahit puno ng dugo yung mukha niya. Nakatulala lang siya doon sa may garden. Basta, kakaiba talaga ang kilos ni Sir Paul. Mukhang hindi talaga siya gagawa ng maganda. Mukhang aswang talagang kilos. Yung tipong akala mo, palagi laman ng loob yung nasa utak. Nang tangkain na naman naming lumapit doon sa may bahay, malayo pa lang kami, ay nakita na kami ng lalaki. Para siyang aso na gutom na gutom. Nagmamadali siyang tumalon sa gate nila. Tapos, kumari pa siyang hinabol kami. Gapang pa nga po yung style ng paghabol sa amin eh. Mabuti na nga lang, medyo madilim. Kaya nakapagtago kami. Hindi na naman kahit tiisin yung ganun. Dumiretso na kami sa barangay namin. Nakiusap kami sa kapitan na puntahan ang bahay nila mang Dennis. Pumayag naman sila. Una po nilang dinaanan sila mang Dennis sa may tindahan. Pagbalik ng mga tahanan sa barangay, kasama na po nila si mang Dennis at Daniela. Pinatawag din yung mga magulang namin. Kinausap kami na kapitan. Tapos noon, si Justoni na po ang nagsabi ng lahat. Hindi makapaniwala si kapitan sa amin. Sila Daniela naman, natatawa lang. Nang matapos na magkwento si Justoni, sakala po nagsalita si mang Dennis. Dito na rin nagsimula ang kahihiya namin. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin. Sinabi na mang Dennis na hindi sila aswang. Sakto na yan. Yung mga ninuno pang araw nila, yung nagpalaya sa mga aswang sa probinsya namin. Kaya malaburo yun. Tinanong naman ni Justoni kung paano po nilang mapapaliwanag yung lalaki yung may dugo sa bibig. Tinawanan na kami ng mang Dennis. Yung lalaki raw kasi na yun, si Dinoy. Kuya raw yun ni Daniela. Bata pa raw yun, may problema na sa pag-iisip. Kapag doon nakakita ng ibang tao si Dinoy, palagi niya raw hinahabol. Kasi iniisip daw ni Dinoy na kapag ganun, gusto makapaglaro sa kanya. Pinaliwalag din namang Dennis kung bakit nagkalat ang dugo sa may lababo, pati yung dugo sa bibig ni Dinoy. Nung gabi daw kasi na yun, pinaglaro ni Dinoy yung dugo ng baboy na dapat gagawin nilang dinuguan. Yun daw yung dahilan kung bakit naging ganun. Pagkatapos magpaliwanag ni Mang Dennis, binatukan kami ng mga tatay namin, lalong-lalo na si Justoni. Pinauwi agad siya sa kanila. Bugbog malala sigurado. Pinagalitan din ako ng tatay ko. Nakakaya raw ang ginawa namin. Malaking araw ang utang na loob ng lahat sa pamilya nila Mang Dennis. Kasi kung hindi dahil sa kanila, baka hindi umalis yung mga totoong aswang noon. Humingi kami na paumanhin. Nagkamali kami ng hinala. Hindi aswang sila Mang Dennis. Walang aswang sa lugar namin.
Ang aswang ay dala lang nakatanid si Tony. Ilang araw kaming hindi makalabas. Pinag-uusapan kasi kami. Pinagtatawanan. Pati nga rin yung mga magulang namin. Nadami sa kalokohan namin. Na-close na yung kaso ng may mga aswang. Pero kahit na napatunayang hindi aswang sa limang Dennis, totoo nga kayang wala lang aswang sa Bicol? Basta ang natutunan ko sa karanasan na to, huwag tayo masyado manghusga. Kasi kapag nagkamali ka, ikaw din ang magmumukhang tanga. Babalik sa yan. Hanggang dito na lang po muna, Sir Paul. Marami pong salamat sa mga nakinig. Oo nga, hindi na kami ang tanga. Kaya magandang araw sa lahat at maligayang Pasko sa inyo. Hello, hello guys! Sana po nagustuhan yung kwento sa araw na to. Merry, Merry Christmas po. Merry, Merry Christmas po. Again, ako po ulit si Paul, bumabati ng maligayang Pasko. So, shoutout tayo. Hindi ako na-shoutout last eh. Okay. Ano bang kwento yun? Yun, dun sa laro ng Encanto, may mga nagpa-shoutout dun eh. Pero hindi ako nakagawa kasi ng ano eh. Ng latest shoutout. Pero bago tayo mag-shoutout ng mga nagpa-shoutout doon, batiin ko lang po muna si Ma'am Imogen, ng si Ninang Imogen, aking ninang. Maraming salamat, Ma'am, and God bless you. Merry Christmas po sa'yo. So, sa mga nagpa-shoutout sa kwento nating Laro ng Encanto, last December 22, eto na po yun. Siyempre, si Miss First, hello Ma'am Dimple Sumi, Merry Christmas po, kay Hunter Smoke, Crystal May, Desiree Boko, Chini Kim, Catherine Vergara, Cartagena Wilma, Catherine Vergara ulit. Ganda ng boses niyo, sir. Sir, more uploads po at pa-shoutout po from Baco or Cavite. Hi kay Ma'am Gira Din Rinalda. Ayun, nakahabol ng maag. Good morning from France, Sir Paul. Ashanti, Erika Sheila Biscara. Shoutout po ulit sa anak ko, Nicole Bryant Biscara and David Christian Biscara. Love you both. Apple Mendoza, Merry Christmas po. Sa shoutout daw sa asawa niyang si Rolly Lapis, kay Faisal Legronio. Matagal niya na akong silent viewer since 2019 po. Uy, salamat po. Kay Obrero, kay John Mayate, Yezrel Pasco, Ada Joyce Guadalupe, Jesse Aguilar, Prisime Dionisio, pabati naman sa Family Buso at Junisio, Sofia Jean Tupas, Jasmine Arsobal, Annalisa Recaport, Sarah Jean Orian, Densho Tatuala, Cassandra, kay Sir Bobby ang Sueko, jackpot ka kay Evelyn, hehe ang sexy niyan. Philippine time, malapit na ang wedding day mo. O nga po eh. Mir Angeline Maulion, yes pa siguro Sir Paul, lalo na kay Ate Tess, nakasama ko makinig dito sa Liwayway Marketing Corporation sa Anem Buimos, Cavite. Shiny Miloke, Renz Bustamante, Anda Kuwag, ako si Bleeder kay EKM, pa-shoutout Sir Paul from Gentry. Elaine Almera, Merry Christmas kay LS Life Today. Hello, hello. Pa-shoutout na huli Sir, kakagising lang, sobrang lamig dito. Now, sarap. Sana matulog kaso need mag-work. Ingat sa atin mga kapansit kay Dreams and Life, Aida Ali Datukaka. Hello, Merry Christmas po. Si Mang Kanor ang pwedeng tumulong sa sender natin ngayon. Oo nga. Siya rin naisip ko eh. Pero, paano kaya sila mag-uusap? We'll see. Tintin Gonzaga, kay Rayray, Edelin Tupas Kasipe, kay Abby Arispe, Mang Kanor po yata kailangan ng sender mo, bossing. Oo nga. Kay Mary Jane Elise Padulina, kay Nemia Brogarolas, kay Paul Time, Rin Ash Phoenix, Sir Paul, pa-shoutout po kay Mang Kanor at kang kaya niyang tulungan yung sender natin para palayasin yung mahilig ni Elemento Este Encanto. Kay John Mark Viadan,
Bret Hart Sikander, shoutout sir sa lahat ng kapwa ko FW sa Kuwait. Maligayang Pasko po. Laban lang. Magpapasko din tayo sa Pinas. Okay, kay Zach Santos, kay Ron Ariola from Nova, Melody Pahares, Mari Mix TV, Merry Christmas po. Red Rivera, hello Sir Paul, pa-shoutout, salamat. Kay GR Malate ulit, kay Kulets Ancheta from Pampanga, kay Len Ancheta, kay Chai Abapo sa sender. Sa sender naman, di ba si Mangkanor Bala, yun yung baka matulungan kayo. Kay Ray De Los Santos, from Taiwan. God bless daw si channel ito. God bless din po sa inyo. Kay Karin Dio, shoutout po sa aking asawa na palagi nakikinig sa inyo bago matulog. Christian Corsino at mga baby ko na sina Ali at Lay, thank you po. Sheila Torilino, shoutout boss OFW sa Dubai, never absent sa uploads mo. Salamat. Malaking tulong pampawala ng pagod at homesick. Best wishes sa kasal mo po. Salamat po. Kay Minerva Larbs, kay Sandra Herrera, Roda Tolentino, and last, si Abigail Magnaye. Guys, as intro ko kaninang sa bungad, kung matapos ko po, upload po natin yung isa pang story after this. Antay-antay lang. If hindi, bukas ko na lang i-upload. Magdadalawang upload tayo. It's either today or tomorrow. So, yun. Maraming salamat po sa pakikinig and like, share, comment, and subscribe. Again, Merry Merry Christmas po sa ating lahat. And enjoy natin tong araw na to. Yun lang. Maraming salamat and Mac, Pansit, out.